Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na-upload. Mukhang porsigido itong ituloy talaga ang kasal. Dahil nakikita ko itong abala sa magazine at pakikipag-usap sa staff ng shop na ito. Sinubukan ko na lang ding ibalik ang attention ko sa pagpili ng gown. Kailangang hindi mahalatang apektado ako. Nang umuwi kami sa bahay, ay inabutan namin ang kuya ko na nasa sala. Pawang mga laptop sa mga lap nila. Alam ko namang gwapong-gwapo na sa akin. Ganon talaga, kapag hindi lang sa dugo ang kagwapuhan, nasa mukha rin. Kung sino man ang kinakausap ni Kuya Ray at nilalandi nito ngayon, ay sana matauhan. Kuya, yung anak mo tumae! Ikaw raw ang maglinis! Malakas na ani ko na ikipinanlaki ng mata nito habang si Brent ay napabungisngi sa kalokohan ko. Marinel? Saway ni Kuya sa akin. Sumiksik ako sa kinauupuan nito. Hello? Girlfriend ka ni Kuya? Willing ka ba maglinis ng puwet ng anak niya makulit? Napangiwi ang babae. Naka-video call nito. Nope! Ani ng babae. Mukha bang tagalinis ako ng puwet? That's so ew! Maarteng ani ng babae. Ang arte mo naman? May anak itong pinaglalaanan mo ng oras. Anong ine-expect mo? Bastos! Bigla na lang nitong tinapos ang tawag. Nakangising tiningnan ako ni kuya. Nakasimangot ito at masama ang tingin sa akin. Mabilis naman akong umalis sa tabi nito at kumandong kay Brent na nakaupo na sa kabilang couch. Brat, tatawa-tawang ani ni Brent sa akin. Mukhang minus point na naman ako sa pagiging good girl sa harap nito. Pero wait, kailan ba ako nagbilang ng puntos? Napabungisngis na lang ako at nanatili sa pagkakakandong dito. Pagkatapos makipagkulitan sa mga ito ay niyaya ko ang aking kasintahan na magtungo sa kusina at sinamanang naman ang buligligin. Naupo lang ito sa upuang nasa bar counter habang pinapanood ako. Nako! Dapat mas matuto ka pa sa pagluluto. Kapag mag-asawa na kayo nitong nobyo mo, ay dapat na ipaghanda mo siya ng baon niya sa trabaho. Agahan niya, tanghalian, at hapunan. Ano siya manang? Gold? Tanong ko rito na ikinabungis-ngis ni Brent. Ikaw talagang bata ka? Ganun naman ang responsibilidad ng asawa. Manang, dapat naghanap na lang siya ng maid kung aalilain lang pala niya ako sa kusina. Pakakasalan niya ako kasi kailangan niya ng asawa, hindi ng tagapagluto. Depensa ko sa matanda. Sinamaan ako ng tingin ni Manang na malutong kong ikinatawa. Manang, never kong aalilain si Marinel. Kung kinakailangan ako ang magsilbi sa kanya, I'll do it. Simpatikong ani ni Brent. Kapag ganyan ang nangyari, tiyak, mapapagod ka. Maghahanap ka ng iba. Napangiwi si Brent. Of course not, Manang. Saka pwede rin ako mag-hire ng tauhan para lang hindi mapagod si Marinel kapag kasal na kami. Naku, nasasabi nyo lang iyan kasi wala pa kayo sa sitwasyon na yan. Masyado pa kayong idealist. Grabe, Manang, ang bitter mo. Biro ka sa matanda. Natawa lang naman ito at nagkibit balikat. Kung tutulong ka, ikaw na maghiwa nito. Tinanggap ko ang kutsilyong iniabot nito. Nang tingnan ko si Brent ay kinindatan ko ito. Napangisi naman ang lalaki na napakagatlabi pa. Ang gwapo talaga niya. Pero dahil istrikto ang matanda sa kusina, ibinuhos ko na lang muna ang atensyon sa pagtulong kaysa magpapansin kay Brent na titig lang naman sa akin. Isang oras, iyon ang ibinuhos ko sa pagtulong doon. At least, may natutunan naman ako. Dumating si na mami na halatang hindi nakikibuan. Nagsabi ang mga ito na pagkatapos ng dinner ay mag-uusap daw kaming lahat. Tiniyak ko naman nakasama ko si Brent para kalmado lang ako. Nang matapos ang dinner, halata sa mukha ng mga kuya ko na kinakabahan din sila sa kung ano man ang pasabog na magulang ko. Tahimik lang ako, lalo't emosyonal si Mami. Iyak ito ng iyak, to the point na kailangan muna nitong kumalma upang masabi ang agenda ngayong gabi. Malawak ang pangunawa ni Daddy. Ganoon din ang mga kuya ko. Kaya naman ang sabihin ni Mami na kapatid namin si George ay mabilis na tinagap nila kuya. Are you okay? Tanong ni Brent sa akin na humiga na ito sa tabi ko. Yes, siguro.
Kung ano man ang bumabagabag sa'yo, pwede mong sabihin sa akin. Huwag mong kimkimin kasi ikaw lang din ang mahihirapan. Dumapa ako at sinulyapan ito. Kinuha ko rin ang unan upang ipatong ang babaroon. Are you sure na magaan ang loob mo na tanggapin si George sa family ninyo? Oo. Ang gusto lang naman ni George ay mahalin siya ng mama at papa niya. Pero masyadong ginawang komplikado ang lahat. Siya yung inipit nila sa sitwasyon. Nakakaawa si George. Sana lang, maging okay na siya. Yayakapin ko talaga siya na mahigpit at sasabihin kong welcome na welcome siya sa family namin. I'm happy. Natanggap mo si George. Halos ako na lang ang umagapay sa kanya noong down na down siya. Para ko na siyang kapatid, kaya ganoon ko siya protektahan. I understand. Ipinatong ko ang ulo ko sa dibdib nito, saka nito iyon marahang hinaplos. Magpahinga na muna tayo. Masyadong marami ang nangyari ngayong araw na ito. Tumango ako rito at umayos ng higa, saka yumakap dito na mahigpit. Excited na ako. Sobrang excited sa nalalapit naming kasal. Iyon ang halos laman ng aking panaginip. Baby, isa pa yung enderment na yan. Kinikilig ako sa tuwing naririnig ko. Sinulyapan ko si Brent na kagigising lang. Hindi pa nga maayos ang suot nitong boxer. Nasa kondo ako nito. Nagluluto ng breakfast na bumungad sa akin ng fiancé na akala mo'y modelo sa ganda ng katawan. Good morning, kulot! Parang automatic namang ginulo nito ang kulot na buhok na mas lalo pang nagpalakas ng dating nito. Good morning, baby! Ani nito na humakbang palapit sa akin at niyakap ako mula sa aking likuran. Back hug is my favorite na gesture nito. Bukod sa paghalik nito sa noo at kamay ko. Kumusta ang tulog mo? Tanong nito sa akin. Mukhang nananaginip na naman ako kaya tinatanong ako nito ng ganoon. Hindi ko alam kung okay ba ang tulog ko. Tulog kasi ako, kaya hindi ko namalayan. Seryosong ani ko rito na ikinatawa nito. You have a point. Ani ni Brent sa kahinalikan ng leeg ko. Hindi ba natin bibisitahin si George sa ospital? Tanong ko rito. Pag nakauwi na lang si Oliver. Kaya na ni Oliver yun. Ani nito. Ayos lang sa'yo. What do you mean? Tanong nito na bahagyang inilapat ang labi sa leeg ko. Ayos lang sa'yo na si Oliver ang gumagawa nun? Oo naman, after all, asawa naman ni Oliver yon. Don't tell me nagsaselos ka pa rin. Never naman akong nagselos kay George, lalo pa ngayon na nalaman kong kapatid ko siya. Siguro nga kung pipiliin mo siya tapos single pa siya, baka willing akong i-let go ka. Ani ko rito. Narinig kong ungol ito ng pagtutol. Don't say that. Dapat ipagdamot mo ko. Dapat pagdating sa akin ay madamot ka. Ipagdamot mo naman ako, Marinel. Hindi ako for donation ha. Natawa ako dahil wari nagtatampo ito. Oo na po. Ani ko na ginulo ang buhok nito. Doon ka muna. Tapusin ko lang ito. Ani ko rito. Pinakukuluan ko na kasi ang pasta. Matagal pa yan? Ani ni Brent na hinawakan ang balakang ko saka ibinaba ang pajama ko. Brent! Gulat na ani ko dahil hindi ko inaasahan na gagawin nito yon. Breakfast na tayo? Pagod? Natanong ko rito pagkatapos naming naglinis. Lusaw ang pasta. Ano pa kayang kakainin namin ng kulot na ito? Nag-order na ako. Hintayin na lang natin. Ani ni Brent na hindi lang ako payakap nito. Kailan natin ibibigay kay George yung invitation natin? Di ba alam niyang kapatid niya ako? Ayos lang kaya sa kanya? Gusto kaya niya ako maging ate? Mabait si George. Tiyak na magugustuhan kanya bilang ate. Pero hindi natin alam kung maaalala ka rin niya. Bumuntong hininga ko. Nung nagising si George ay hindi niya kilala si Mami. Si Oliver lang ang kilala nito. Masakit para kay Mami iyon. Pero ipagdasal natin na talagang mag-heal si George. Tiyak na kilala niya ako. Diba si Mami lang ang hindi niya kilala? Tanong nito. Kapag nakauwi na siya, bibisitahin natin siya. Ani na lang nito. Tumango-tango ako at yumakap dito. Arturo, saan ka pupunta? Humarang agad ang aking asawa nang makita ko nitong paalis. Pwede mo ba akong isama? Tanong nito sa akin. Ang maamong mukha nito ay umaasa na sasang-ayon ako sa pakiusap nito. Hinaplos ko ang kanya mukha. Stay here, wife. Hintayin mo na lang ako at makukuha ko na makakasama mo sa mansyon na ito. Inaasikaso ko na. Masyado kasing nakikialam si Brent. Pabayaan mo na siya. Pumayag na nga akong manatili dito, diba?
That's not enough. Kailangan ko si Marinel. Demonyo ka talaga. Hindi ka mapapatawad ng anak mo. Oras na malaman niyang ginagawa mo sa mapapangasawa niya. Bago pa siya makakilos, mauuna muna ako. Punong-puno ng galit ang anak ko sa babaeng pakakasalan niya. Hindi naman niya mahal si Marinel. Pabor pa nga dahil kukunin ko si Marinel sa kanya. Tigilan mo na sila! Hindi pwede. Kukunin ko si Marinel para makasama mo siya rito. Ayaw mo ba nun? May makakasama ka dito. Palasyo sa gitna ng kasukalan. Lahat ng kailangan mo ibibigay ko. Sana naman ayos lang na dalhin ko si Marinel dito. Tumawa pa ako rito. Pinalabas mo na nga na patay na ako sa anak natin. Tapos gagawin mo pa yon sa fiancé niya? Walang kasalanan si Marinel. Ikaw yung nanloko sa bata. Pinaibig mo at niloko mo. Ngayon nagsasuffer yung bata dahil sa'yo sa mga ginagawa ni Brent sa kanya. Tigilan mo na sila! Hiyaw nito. Dahilan para malakas ko siyang sampalin. Bumagsak ito sa sahig. Tumama pa ang siko nito sa unang baitang ng hagdaan. Huwag mo akong pinapangunahan sa mga plano ko. Ipasok niyo yan sa kanyang silid. Malakas kong hiyaw. Walang nagawa si Sarah ng kaladkarin ito ng tauhan ko. Huminga ako ng malalim para kumalma. Isa pang sakit ng ulo. Mabilis akong lumabas at lumulan sa sasakyan na naghihintay na sa akin. Matagal man ako nagkubli, pansamantala lang naman iyon dahil inaayos ko lang ang lahat ng tungkol sa aking plano. Binaybay ng sasakyan ang sikretong daan patungo sa highway. Walang makakaalam kung saan kami. Hinding-hindi rin malalaman na nag-iisa kong anak na buhay ang ina nito na ilang taong patay na sa pagkakaalam nito. Ikinubli ko ito sa lugar na ito na plano ko rin pagtaguan kay Marinel kapag nakuha ko na siya. George! Masiyang sabi ko rito nang makitang bumababa na ito ng hagdaan. Sa pagkakangisi nito'y alam kong hindi ako nito nakalimutan. Si Mami nga lang talagang nawala sa isip nito. Nang makalapit ay nagyakap kaming dalawa. Napasyal kayo. Well, we're here to give you this. Excited na sabi ko kay George, sabay abot ng maliit na envelope na naglalaman ng invitation card para sa araw na kasal namin ni Brent. Magpapakasal na kami, George, and I want you and your husband to witness the special day of mine and Brent. Ngiting-ngiti na sabi ko rito. Sobrang excitement ang nararamdaman ko. Really? Congratulations! And I'm so happy to hear that. Sabi nito saka sinulipan si Brent na nananahimik lang sa tabi ko. Pinagmamasdan nito si George. Pinag-aaralan ang kilos ng babae. Kulot! Stop, George! Napasimangot na sabi nito. Babe, should I cut this curly hair of mine? Tanong ni Brent na malakas kong ikinatawa sabay iling dito. No, it's beautiful. I like it. Malambing na ani ko rito. Me too. Singit ni George sa usapan. By the way, George, wala ka pa rin bang naaalala? Sumubok lang naman ako pero mabilis akong inawat ni Oliver na asawa ni George. Marinel, saway nito kaya mabilis kong naitikom ang bibig ko. Why? May dapat ba akong maalala? Nangako ba ako ng milyones para sa wedding gift? Nagtatanong na ani ni George kay Oliver. Saka tumingin sa akin. Halatang gulong-gulo ito. Ah, wala. George, wala. Hindi ko naitago ang lungkot sa ekspresyon ng mukha ko. By the way, your mother is she okay? Parang alanganin pang-ani ni George sa akin. Nagsulubong ang kilay na tinignan ko ito. Bakit mo tinatanong? Ani ko na nagtataka sa sinasabi nito. Well, something is off kasi sa kanya. Nagpunta siya dito sa bahay at gusto ako makausap. Nagkatinginan kami ni Brent. Ah, baka gusto kang personal na imbitahin sa kasal ko. Ani ko rito kahit tiyak naman akong iba ang dahilan ni Mami. Yun lang bang ipinunta niyo rito? Marinel and Brent? Masungit na ani ni Oliver. Alam naman namin pinoprotektahan lang nito ang asawa niya. Kaya nasa mukha nito na gusto na niya kaming ipagtabuyan. I think kailangan na naming umalis. Mabilis na sagot ni Brent at mabilis nang tumayo. May sasabihin pa sana ako kaso nagpaalam na si Brent. I told you na huwag mong i-open ang ganong topic sa harap ni George. You know her situation right now. Seryosong ani ko kay Marinel. I'm sorry. I just get so excited. Nung aminin ni Mami ang totoo sa aming magkakapatid, akong unang-unang na-excite kasi simula na makilala ko si George, pinangarap ko na sana magkaroon ako ng sister na kasingkul niya.
But Marinel, you need to remember that George is not okay right now. That her mind and memories is not stable. And if you push her excitement and makes her too overwhelmed with those memories, according to her doctor, it may totally erase to her mind. Frustrated, naani ko rito. Napanguso ito. Kanina pa ako stress. Pansin ko na kanina pa may sumusunod sa amin. Hindi ko man gusto na maibaling kay Marinel iyon, ay hindi ko napigil ang sarili ko. Mas mabuti na iyon para isipin ng mga sumusunod na hindi kami okay ni Marinel. I'm sorry. I'm really am. Kung kaibigan lang ang naaalala niya about sa akin, okay lang yon, basta wag lang tuluyang makalimot si George. Sorry. Fine. Apology accepted. Bumaba ka na. May appointment pa ako, hindi na ako papasok sa loob. Natigilan si Marinel. Pasimple sumenyas ako rito. Napag-usapan na namin minsan ang sign na yon. Kung may hindi okay or what, tumango naman ito at mabilis na bumaba ng sasakyan. Okay, ingat ka. Pagkababa ni Marinel, mabis kong pinuusad ang sasakyan. Iniligaw ko muna ang mga sumusunod, saka nagtungo sa lugar na usapan namin ni Oliver. Hawak na ng tauhan ko ang dahilan kung bakit na-aksidente si George at nakapag-usap na kami ni George na magkikita at sabay nakakausapit ng taong iyon. Obviously, it's not an accident. Sinadya ang pagbangga. Iisang grupo lang ang pinaghihinalaan ko pero si Oliver, hindi grupo kundi tao na sa isip nito. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!